So hello guys, ito na po yung tapos na digital speedometer natin. So kung gusto nyo magpagawa sa akin, kung malapit kayo sa Cavite or sa Naik area, nandito lang ako sa Sabang at along the highway po, hanapin nyo lang yung Amihan Motor Shop. So dito ako gumagawa ng motor. So along the highway lang po yan sa Sabang. Yan, so Amihan. So puntahan nyo lang ako kung malapit lang po kayo dito sa Sabang or sa Naik area or Cavite. So ayun guys, ngayon ulit tayo makakapag-vlog ulit ng ating tutorial para sa ating motor na TMX125. So ang gagawin natin ngayon ay magkakabit tayo ng digital panel sa ating TMX125. So umorder na ako ng digital speedometer natin na digital. So ito nakuha natin sa Shopee. So kung gusto nyong bumili nito ay ilalagay ko na rin yung link sa ibaba ng ating video. So yung digital speed meter natin dati ay nasira na, gawa ng hindi ko nalagyan ng battery at ginamit ko yung motor na walang battery. So nasira po yung ating digital, pero ang pagkakasira nun ay human error, hindi po yung digital mismo. So tumagal po yung digital speedometer natin ng 3 years. So nagpalit tayo ulit ng bagong digital speed meter. So itong digital speed meter na to ay version 2 ata to, kasi yung nauna nating digital speed meter ay iba yung kanyang design sa kanyang panel. So tuturuan ko ngayon kung paano magkabit ng digital speed meter ng TMX125. So ang unang gagawin natin guys ay dapat may bracket na kayo naka-ready para may kabit yung ating digital speed meter sa ating TMX125. So ito, tatanggalin muna natin yung kanyang wire. So tatanggalin muna natin yung socket. Tapos ituturo ko sa inyo kung paano i-wiring ito sa ating TMX125. So tanggalin ko muna ito para mas mabilis natin makuha yung ating tutorial. Ngayon guys, ito na siya. Natanggalin natin yung kanyang socket. So ito yung socket ng ating shifter. So hindi ko muna tinanggal para hindi siya humalo dito, para hindi kayo mahirapan. Baka mamaya humalo yan, mawala kayo sa pag-wirings. So ito naman, tatlong to ay sa kanyang sensor. So ngayon, ang pagkabili natin ng digital speedometer na to ay wala nang kasamang sensor. Kaya kung bibili kayo, dapat may kasamang sensor. Yan guys, nakabit na natin yung ating digital dito sa manubela. So ang gagawin na lang natin ngayon ay dudugtungan tong mga wire na to, kasi maiksi yung ating wire papunta dito sa kauling ng ating TMX125. Ang gagawin natin ay dudugtungan muna natin to para diretso yung ating pagtap dito sa kauling ng ating TMX125. Ayan guys, nadugtungan na natin yung ating wire na galing sa ating digital speed meter. So ang unang gagawin natin guys ay i-connect natin tong mga wire na to. Iwa-wirings natin dito sa kauling. So bago kumpisaan guys, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit yung notification bell para lagi kayong updated sa ating YouTube channel. At yung link pala nitong digital gauge na to ay ilalagay ko na rin sa baba para masundan nyo kung anong bibili yung digital gauge. Kasi ang digital gauge na to ay may isang kapareho, yung version 1. Pero iba po yung kanyang mga nakalagay na wire. So ayan, umpisa na natin. So ang unang itatap natin ay itong kulay green galing ng digital. So itatap natin itong kulay green. So ang kulay green ay itatap natin sa ground or negative ng ating motor. So itong kulay green ay sa kulay green din. Sa negative or ground ng ating TMX125. So naikabit na natin yung ground ng ating digital gauge, ay susunod naman natin ikabit ay yung kanyang black wire. So ang black wire ay sa accessories wire ng ating TMX125. So ito yung accessories wire ng ating TMX125, itong kulay black. So pag sinabing accessories wire, ito yung nagkakaroon ng current pag sinusuyan mo yung motor.
So, i-connect natin itong black wire. So, kung naikabit na natin yung kulay black at green, titistingin natin naman yung ating digital panel kung nagana na siya. So, ito yung ating digital panel. So, isindi natin. So, ayun, nabuhay na yung ating digital. Yan, nag-blink siya. So, ituloy na natin yung ating pag-wirings. So, ang susunod na ikakabit natin ay yung flasher. So, ang flasher dito ay dalawa. Yung sky blue at kulay orange. So, ito, dinugtungan ko na yung sky blue ng violet kasi wala akong sky blue na wire. So, itong kulay orange na to, ikakabit din natin siya sa flasher relay ng ating motor. So, yung flasher natin ay nandito yung kulay orange at ito naman yung sky blue. So, ikabit natin yung kulay orange. Ito. Kulay orange muna. So, balatan natin. So, yung kulay orange ay sa kulay orange din ng ating flasher or signal light. So, ayan. Nailap na natin yung ating kulay orange na galing sa digital natin. Kunanik natin siya sa kulay orange din na kulay sa ating flasher. So, ang susunod natin kakabit ay yung kulay sky blue. So, ito, kulay sky blue. Galing ng ating digital panel. So, ito yung ating sky blue. So, huwag niyong pansinin yung kulay na violet na to kasi dinugtong ko lang to. Wala kasi akong kulay sky blue na kulay. So, ito naman yung kulay na sky blue. So, ito, sky blue sa flasher. So, may nakaabang ako dito na wire. So, ilalagay na lang natin siya dyan at titipan na lang natin. Kung ano yung nakalagay sa link na in-order ko na digital, dapat yun din po yung bilhin nyo para hindi na kayo malito. Kasi, wala pong nakalagay na manual guide sa digital speedometer ngayon na orderin natin ngayon. So ngayon, pag naikabit na natin yung orange at sky blue, i-check naman natin yung ating signal light kung nagana sa ating digital. So check na natin yung ating signal light. So ayun, nagana na siya. Sa kabila. So, okay na yung ating orange at sky blue. So, tuloy natin ulit yung ating pag-wiring. So, ang natitirang wire ay kulay blue at blue na may stripe na white at kulay violet na galing sa digital. So, unahin muna natin itong violet. So, ito yung sinasabi ko, guys, na nalilito ako. So, ito, hinanap ko pa to kung ano ito. Kasi, ito, ang dapat na kulay nitong violet na to ay kulay red. Pero, ang nakalagay ngayon dito sa digital gauge na ito ay kulay violet. So, ito, itong violet na to, ang kinokontrol nito sa digital ay yung orasan ng ating motor. So, ito yung orasan ng ating motor. So, tignan nyo yung orasan ng ating motor, turbo 1.
So yung kulay purple na yon ay hindi ko pa kinabit. Dahil pag kinabit mo yon, hindi na marireset tong time. Kasi pag hindi mo kinabit yon, marireset tong time pag pinatay mo yung motor. Halimbawa ito 1201. Pag pinatay natin yung digital gauge natin ay magre-reset siya, magiging 1200 ulit. Kanina 1201, ngayon 12. So ikabit na natin yung sinasabi ko sa inyo na violet. So itong kulay na violet na to ay sa battery. So i-connect natin siya sa battery. So ito yung battery natin. So may nabalatan ako dito. Dito na natin siya ilalagay. Yung kulay red. Tapos lagyan natin siya ng tape kagad kasi live po yan. May current po yan kasi rekta yan sa battery ng ating motor. So yung kulay purple ay itatap natin sa kulay red na wire sa battery. So yan. So natitira na lang ay kulay yellow, blue na stripe red, blue at green na may stripe na red. So unahin natin tong kulay stripe red ay stripe blue na may stripe na white. So unahin natin to, tong blue na may stripe na white. So ito yung ating RPN, itong kulay blue na may white na stripe. So yun naman ay ikukunik natin siya sa pulser ng ating motor para magkaroon po tayo ng RPN. So kukuha tayo ng wire para sa pulser sa RPN. So ito guys yung ating pulser. So ito yung ikakabit natin doon sa taas na kulay blue na may stripe na red. Ito, dudugtungan natin ng wire pagapang dito sa taas. So dugtungan ko muna kasi wala magawak ng camera. Ayan guys, nadugtungan ko na po yung kulay blue na may stripe na white na wire. So papagambangin natin siya pataas patungo dito sa kanyang kauling. Dito. So ito yung blue na galing doon sa pulser. So ito na yung kulay blue na may stripe na white. At ito naman yung galing sa baba na pulser. So pinagapang ko siya pataas. So i-connect natin siya ngayon dito para magkaroon siya ng RPN. So pagkatapos ay tipan natin kagad yung ating kinonek na wire kasi live po rin yun. So yan, tipan natin yung ating pulser para sa RPN. So testingin muna natin yung ating RPN kung gumagana itong ating kinabit na pulser dito sa blue na white. Kung gumagana. So, nandito yung ating RPN. So, startin natin yung ating motor. So, ayan yung ating RPN. Gumagana. Kung nakikita nyo to. So, next step naman tayo. So, ayan. Tuloy na tayo. So, next na kulay na gagawin natin ay itong kulay yellow.
So ano ba tong kulay yellow? So ito yung kulay yellow na ito ay para sa fuel gauge o sa sukatan ng gasolina natin. Pero yung TMX natin ay wala siyang nakalagay na float. So hindi natin to malalagay sa ating fuel tank. So ang gagawin natin ay dadayahin na lang natin yung fuel gauge. So kung titignan niyo yung ating fuel gauge dito, nakalagay empty at wala. Nagbibing lang siya sa empty. So ang gagawin natin doon sa wire na kulay yellow na to ay ikukunik natin siya ngayon sa ground ng ating motor. So dito may kulay green dito. So itatap natin siya sa kulay green. Yan, kulay green. Tapos i-check natin naman natin ngayon yung gauge natin kung empty pa yung nakalagay sa ating fuel gauge. So ito na yung ating fuel gauge. So nawala na yung nag-empty doon at nag-full tank siya. So ganoon lang yung ginawa ko. Kung gusto nyo, hindi nyo rin ilagay. Pero kung yung dilaw na yun, hindi yun ilagay, mag-blink siya na no empty. At itong fuel gauge ay fuel gauge na to ay nasa empty rin. So mag-blink siya. So mas maganda kung ilagay nyo yung kulay yellow sa ground para mag-full tank siya. So, ang natitirang kulay na lang ay yung kulay green na may stripe na red at kulay blue. Itong blue naman ay sa ating headlight o high beam. So, pag halimbawa mag-headlight kayo or mag-high kayo, iilaw dapat yung ating high beam dito. Itong kulay blue na to. So, i-connect natin siya. So, yung high beam na to ay sa kulay blue rin na wire dito sa headlight. So ilagay natin. Yan. Tapos testingin natin kung meron na siyang high beam. So check natin kung may high beam na yung ating motor. So ayun, naka high beam na siya. So hindi ko pa kinakabit yung ating headlight. Patayin natin. Yan guys, na-organize natin yung ating kinabit na wiring, yung mga tinap natin. So ang susunod natin gagawin ngayon ay yung ating gear indicator or yung ating shifter, yung para sa cambio, gear indicator. So ito yung ating gear indicator. Babaklasin natin lahat to para itugma sa neutral o primera. Kasi pag sinaksak natin siya dito, pag neutral mo yung motor o naka-neutral, iba yung lalabas dito sa gauge. Kasi nga, naka-shuffle to. Yung gagawin natin ay, iayos natin siya sa tama. So, ilalagay ko na lang mamaya, yung mga wire na to ay sasabihin ko kung ano yung neutral, yung primera, segunda, tercera, kwarta at quinta. So, mamaya ipapaliwanag ko yung mga kulay na to. So, babaklasin ko muna to para iayos doon sa ating lagayan ng ating gear indicator. So, baklasin ko muna to. Ayan guys, natanggal na natin yung socket. So, nagkaroon tayo ng kunting problema guys kasi anim yung wire na nandito. So, ang ginawa ko, hinanap ko yung neutral. Namang red na may stripe na white ay tatanggalin natin to. Gawa ng ito ay pang-anim na cambio. Sixta. So, ito yung sixta. So, yung ating TMX 125 ay hanggang quinta lang. Hanggang panglimang gear lang siya. So, ito tatanggalin natin to. Ililipat natin siya ngayon dito sa ating green na may stripe na red. So puputulin ko to para ilipat ko dito. So sorry guys, itong sinabi ko kanina water temperature ay ito pala yung kanyang neutral. So putulin ko muna yung kulay red na ito. So ayan guys, nakuha na natin yung cambio. So na
kuha na natin lahat ng pattern ng green na may lining na red. So ikakabit natin siya sa neutral. So sa neutral niya ay pag ganito ang kanyang neutral. So ito, i-con natin yung lock niya. So ikakabit natin siya sa neutral. So ayan. Ang pangalawa ay yung kulay pink ay sa primary. Yung kulay pink ay sa primary. So sundan nyo lang ako guys. Yung pink ay sa primary. So yung segunda natin ay yung kulay blue na may stripe na red. Ito yung segunda. O yan yung segunda natin, yung kulay blue na may red. So ang pangatlo ay yung ating tresera, yung kulay green na may stripe na red, ay black, green na may stripe na black, ito yung tresera. So ito yung tresera. So ang susunod natin ay yung yellow na may stripe na red. Ito naman yung kwarta. Ito yung kwarta, yung yellow na may red. So yung panglima ay yung kulay brown na may stripe na white. So ito yung panglima. So pip indicator yung kinta. So pinutol natin yung kulay red gawa ng wala tayong 6 na gear. So hanggang 5 lang tayo. So testing natin ngayon tong ating ginawa. So ilalagay na natin siya sa socket. So ayan, tama na yung kanyang socket, nilagay na natin. Ngayon titestingin natin siya sa ating panel gauge kung nagana. So, neutral muna natin. Neutral natin ha. So, ayan, yan po yung kanyang neutral. So, unahin natin yung primary. So, number 1. O, oh, yun, number 1. Tapos, number 2. Segunda. Ayun. O, number 3. Number 3. Tresera. So, number 4. Number 4, kwarta. So, number 5. Kinta. So ayan, gumagana na po siya. So balik natin siya sa neutral. Yun. So ayan guys, nakabit na natin yung ating gear indicator. So ano pa ba yung kulang natin? So ang kulang na natin ay yung kanyang digital sensor. So, tignan natin yung ating digital sensor. So, ayan guys, nakabit na natin yung headlight natin. So, ang kulang na lang natin ay yung sensor. So, ito yung natitira, sensor. So, ako, may sensor na akong nakalagay dito sa aking gulong. So, ito yung sensor. Ito yung magnet. Tapos, dito ko nilagay yung kanyang sensor. So, itong sensor na to, itong wire na to, ito yung sensor. Dapat bumili kayo ng sensor pag bumili kayo ng digital speedometer kasi yung iba walang kasamang sensor. So ikakabit lang natin yan dyan, sasalpak na lang yan at wala nang babaguhin. So yung sensor ay ilalagay ko na rin yung link nito sa description para makabili na rin kayo ng sensor para pag umorder ka ng digital ay kompleto na. So ikakabit na natin to at matesting na natin yung ating motor.
Guys, tapos na yung ating winering sand na paggabit ng digital speedometer. So, titistingin na lang natin to ngayon. So, ito yung ating motor. So, testingin natin yung ating digital. So, ayan. Oh my God! Wow! Flasher. I-beam. Yung, ngayon naman yung RPM. Tignan natin yung RPM. Ngayon patakbuhin natin siya, guys. Yan guys, so nakumpleto na natin yung ating paggabit ng digital speedometer. So sana po may natutunan kayo sa ating vlog na ito. So huwag niyong kalimutan mag-subscribe at i-hit yung notification bell para lagi kayong updated sa ating YouTube channel. So dito na lang mga Kanegro. Maraming maraming salamat sa inyo. Keep watching po. Thank you.